Ang pagka-ilap-ilap na signal para siya'y makapag-online class, e natagpuan ng isang grade 2 student sa tuktok ng isang burol. Ang nagsilbi niyang silid-alalan doon, treehouse na made with love ng kanyang mga kaanak. Ang kwento niya tinutukan ni Chino Gaston. Palamuti? Sabot yung palamuti? Imbes na sa kanilang bahay, sa tuktok ng isang burol sa barangay Kabatang sa Alicia Bohol, nag-o-online class ang grade 2 student na si Arvin J. Kurang-Kurang. Ang ilalim ng punong ito ang nagsisilbing classroom ni Arvin ngayong nag-umpisa na ang bagong school year. Dahil dito lang may signal sa kanilang lugar, naglagay dito ang kanyang mga kaanak ng tabla at bubong. Instant treehouse. May maliit na mesa pa. Patungan ng cellphone. Naghanap kami ng lugar na malakas yung internet access para doon namin may pagpapatuloy yung online class namin. Dito kami nakahanap ng spot na malakas yung internet connection, kaya dito na namin tinayo yung treehouse. 600 metro ang layo ng burol mula sa kanilang bahay, kaya kailangan ihatid si Arvin dito araw-araw at samahan ng kanyang tiyahin. Excited mag-aral si Arvin, pero kahit sa tuktok ng burol, hindi laging malakas ang signal. Kanina, nakapokus ka ba yung nawawala yung signal o internet? Hindi. Bakit? Putol-putol. Pag malakas yung signal, nakaka-focus siya. Pero pag nawawala, parang nawawala rin yung focus niya. Parang hindi niya, minsan hindi niya naiintindihan kasi nagpaputol-putol, nawawala yung signal. Minsan nang pumunta ang administrator ng eskwelahan ni Arvin sa kanilang bahay pati na sa burol kung saan siya nag-online class. Nagpapatuloy po kami na willing and committed na magturo sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan na nasa Advanced Christian Academy. Sa kabila ng problema sa internet, porsigido si Arvin na ipagpatuloy ang pag-aaral. Hiling niya. Sana may signal para makarinig ako sa mga classmates ko at teacher. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras.